Okay po. Good morning mga teachers. Morning, Sir Mal. Welcome po sa ating ano, ating ano ba tawag sa ginagawa natin? Ano ba to? Peer tutoring. Peer tutoring. Yan. Sige sir, tama. So, ngayon po ano, may yung iba po sa atin ano, medyo familiar na po sa Microsoft Sway. Last year, nung inset natin, tinuro ito sa isa sa mga session natin eh. Ayan. So, ayan. So, punta po tayo sa ating Office 365 na ano, yung may kita po natin yung mga apps natin. Ayan. Nandiyan na po ba kayo? Yes, sir. Apo, ang dami pong apps, di ba? Yes. So, hanapin natin yung Sway. Sway. Ito, ito yung Sway. Yung kulay green, tapos may S, tapos parang bundok-bundok, tapos parang may buwan. Ayan yung kanyang icon. Click na. Okay, click natin. Yan. So, ang nakalagay po sa Sway ay ayan. So, ito yung new. Yung new blank Sway para pong PowerPoint presentation, para din po siyang ano, PowerPoint. New blank, pero ang tawag, hindi PowerPoint, Sway. Tapos start from a document. So meron pong document, tapos bukod doon, aayusin natin in a Sway, ano, Sway format. Tapos ito po yung mga sample templates. Yan, pwede pong pang blog, DIY project, newsletter, and portfolio collage. Kung gusto po natin maraming templates, ayan, pindutin lang po natin yung see more templates, tapos, ito po, yung mga example po. Naiiwan na ako ang bagal ng laptop ko. Opo, so ito yung pwede nating ano, paggayahin. So, tignan natin itong blog. Yung unang sample, ito po. Ipindutin po natin yan. Wait lang, sir. Okay lang po. Tagal. So, ayan, habang hinihintay po natin yung iba, pakita ko lang po sa inyo itong blog entry style. So, kung mag-entry, kung pupunta kayo sa mga website na, ano, na blog, yung blogging site, parang ganito po yung format. So, ang MS Sway, parang ganito rin po yung format. Ayan, kunwari, ganyan. Ganito yung format. Ayan, kunwari. Tapos ayan po yung medyo marami po siyang text. Tapos collect po yung mga pictures. Ayan po. Type. Yan po yung blog style. Tapos meron pong iba, yan DIY project. Yan po. So kung ano yan, iba't ibang style po yan. Yan. Kung DIY project, ganito naman po yung manner niya. Yan. Parang procedural. Para may picture, may title, tapos ito yung write-ups niya po sa gilid. Yan po. Yan. So ngayon po, gagawa po tayo ng Sway natin. Yan. So kung ano, sige, bago po tayo gumawa ng bago, ito pa yung newsletter format. Yung newsletter parang ano, parang diaryo style.
Saan niyo nakita, sir? Sa template lang po lahat, ma'am. Kung gusto natin ganito yung style ng ating sway, pwede tayong mamili ng yung DIY project style, blog style. Ito po yung sa newsletter. Bali po, nakaayos po yung mga pictures at documents niyo po sa ganitong, ayan, sa ganyang manner. Tapos may mga animation po, ayan po, nakikita niyo po. Parang kunwari, nakabukas yung ano? Opo. Tapos kapag dinadown po ng bata, ayan, nakikita niya, nababasa po yung mga write-ups, tapos may mga title, tapos may, yung bawat picture may ano, ayan, may, yung bawat heading, may corresponding picture po. Ayan, tapos ito, ito yung isa sa mga magaganda. Ayan, pwedeng i-stack yung mga photo na parang ganito. Kikita niyo po ba? Yes. Ayan. So, ayan po. Bukod po sa newsletter style, meron din pong portfolio. Bale, collections po ng mga pictures. Ayan po. So, may title. Tapos dito po yung pwedeng ilagay yung write-ups. Ayan, section 1. Ayan. Pag medyo mahaba yung picture, pwede po siyang i-move para maging full screen po. Yan. Tapos kung gusto mong magbigay ng emphasis sa isang picture, i-click lang po yung isang picture. Ay, hindi siya maklik kapag pakita ko sa inyo mamaya. Yan. So, ayun po yung portfolio. So, ready na po ba kayo para sa bagong sway? Yeah, title your sway, yun ba yun, Sen? Apo. So, nandito pa po tayo sa Selecta template. Ayan po, medyo madami po tayo options sa pwedeng gamitin. So, anong gusto nyo? Ito, vacation story na style. Ayan, pwede natin to i-try. Ayan. So, tignan nyo po yung format para, ayan. Ganyan po yung style niya po. So, ito yung i-adapt nating sway. So, pinindit ko po yung isang template na nakalagay po dito sa ilalim, start editing this way. So, pipindutin natin kung ito po yung gagamitin nating template. Ayan. So, pindutin na po natin. Pero kung ayaw po natin ng template na to at gagawa po tayo ng sarili, pipindutin niyo po yung create new sway. Ayan. So, ito po, yung ang tawag dito storyline. Opo, storyline po ito. So, since pinindut po natin yung template, yung contents ng template nandito, i-edit out na lang po natin. So, ito naman, ayan, nandito po sa dito po sa bandang part na ito, kung gusto po natin bumalik sa mga applications ng Office 365, pipindutin po natin itong 3x3 na square dito, oh. Tapos tapos sa ilalim po niya ay sa gilid may sway page, babalik ka sa home page ng sway. Tapos storyline ito po. Tapos ito yung design. Mamaya kung ano yung magiging itsura ng sway nyo, sway natin habang after natin i-edit. So dito po sa black title bar, may nakalagay po play. Pag sinabing play, anong itsura ng sway kapag for presentation purposes. So ganyan na po itsura niya. Yan. Kung gusto po natin ng ibang manner po ng presentation, kita nyo po yung settings sa tabi ng share. Ano yung pinindot mo para lumabas yan? Ito po, balik po. Ito, play. Play. Opo, play. So, pipindutin po yung play.
Tapos kita niyo po yung ano, kita niyo po yung settings. Pindutin yes, po natin yung settings. Tapos nakalagay po diyan yung ito yung autoplay settings. Kung gusto po natin ng autoplay, pwede pong ano, para siyang video manner, pero ano, kung gaano po kabilis o katagal po yung pag-transition from one sway to one slide to another slide. Tapos kung loop continuously pa, kung paulit-ulit, kung natapos na, parang ano, advertisement po. Oh, parang ganon. Yung parang sa LRT, yung paulit-ulit lang, ganon. Tapos sa ilalim po ng autoplay settings, meron pong change layout. So ito pong default, ito kasi since vacation store title po, yung kanyang manner po, pababa, ganyan. Pero kung babaguhin po natin yung layout po niya, pwede pong scroll horizontally. So, ano yan. So, kapag scroll horizontally, magiging ganyan po yung manner ng presentation po sa Sway. Ayan po. Ganyan po. Pwede po yan. Or kaya po, pwede naman pong optimize for presentation. Ayan, wala pong slide effect, pero may next-next po, na parang sa PowerPoint. Ayan po. Ay, naghang. Kita nyo po yung mga transition, nagaganda, no? Parang in-enhance po yung PowerPoint niya, may mga, ano ba tawag? Basta transition. Ayan, o. Oh. Ayan. So, ayan. Tapos ito pong tatlong dot. Nakalagay po dyan yung tatlong dot. Ayan. Nakalagay po dyan yung my sways. Yung mga my sways, ito po yung mga nagawa nyo na pong sway. Mula nung una hanggang playtest. Napapansin nyo po, wag po kayong matakot kung wala po kayong makitang save my sway, kasi po automatic po yung automatic po yung pagsesave. Kung saan po kayo natapos, kumari bigla namatay yung computer ninyo, automatic yung huli nyo pong ginagawa, na-save na po yun sa my sways. Tapos, ito po yung create new, gagawa pa ng bago, duplicate this way, dalawang kopya, save as template, bale, yung ginawa nyo pong sway, magiging template na po siya, mapupunta po siya sa pool of template po sa homepage po ng Sway. Ayan, may print, may export, accessibility view. So edit na po natin. Ayan. So sa pag-edit po, di ba naka-design po ito? Babalik po tayo sa storyline. Bali, dito po, pipindutin natin storyline. Yan. So, kunwari, ang gusto nating title, nakikita nyo po ba yung notification sa Facebook? Sorry, ha? So, ayan po. Science 10. Example lang po. Tapos, kunwari po, ang lesson natin ay, ano pong lesson? Biology. Tapos, example is plant. And then, halimbawa ng biology lesson ay animal taxonomy. Sweet. Yan po. So, pansin po natin, itong heading, iba po yung picture niya, no? So, kita nyo po ito, yung may search, tapos may undo, tapos may insert. Pipindutin po natin yung insert. Yan. So yung sa insert po, ang maganda po dito sa Sway, pwede tayong mag-insert ng images directly from search engine. So punta po tayo dito sa suggested, tapos pipindutin natin itong Bing Images kung gusto natin ng pictures. Pero po, ay wait lang po ah.
Yan. Kung Bing Images po, pictures po, ang masasearch natin. Kung YouTube, video po. Bale, i-click po natin yung image doon sa ating Sway, tapos magpi-play po siya galing sa YouTube directly. Kasi ang Sway po, napapaandar po siya online lang po. Yan. So, babalik po tayo sa, since maglalagay po tayo ng picture, Bing Images po. Ayan. So, kung, since biology to animal taxonomy, itatype po natin dito sa search bar yung gusto po nating picture na ilalagay sa heading. Kumari, animals. Yan. Since ito, example, pinili po natin itong collection ng pictures, parang collage po ng mga animal picture. Idadrag lang po natin yung picture papunta dito. Yan. Tapos bumaba po yung original picture niya dito. Burahin na po natin yan. Ito po yung yung delete. Yan. So, kung ititignan po natin sa play, kung titignan po natin yung ating presentation, kung ano po magiging itsura niyan, ganito na po yung itsura. Ayan po. Ayan po. Ayan po, ganyan. Okay, kung, ayan, since nakita na po natin yung itsura o yung preview ng ating Sway, babalik po tayo sa edit. At i-work out na po natin ito. Yan. Kung gusto natin lagyan, di ba, bago tayo magsimula sa lesson, nalagyan po muna natin ang introduction kung ano po yung laman ng, ng animal taxonomy example ng lesson natin. So, pwede po tayo mag-type dito kung anong ilalagay natin. So, halimbawa, hanap po tayo ng animal taxonomy. Yan, tumare, kukunin natin dito sa Wikipedia. Yan. Mag-open. Ayan, tumare, ganyan po. Balik lang po tayo sa story, ayan, sa ating ini-edit, tapos copy-paste po. Tapos wag po natin kalimutan lagyan ng sources. So kunwari, itong kinuha natin yung text galing dito sa Wikipedia, ika-copy po natin itong URL. Copy lang po, tapos babalik po tayo sa storyline natin, ipipaste po natin. Ganon. So, kung gusto po natin maglagay ng picture dito po, so, babalik lang po tayo ulit dito sa images. Mag-search tayo ng word for taxonomy. Ayan po. So, example, animals. Ayan, maging specific lang po tayo para makuha po natin yung magandang, yung appropriate images. So, i-drag lang po natin yan. Ay, sorry. Hindi naging maganda yung aking balok. Ayan. So, copy ko lang ulit ito. Cut. Tapos, ilagay ko lang po dito. Tapos, itong original picture. Delete na po. So, ganyan magiging itsura. Ngayon, kung gusto po natin i-focus sa presentation natin, yung buong picture, ilalagay lang po natin focus points. Ayan. Tapos, tapos i-check po natin ito. Yung the entire image is important. I-check lang po natin. Kung hindi na may importante, pwede po hindi i-check yan para po yung portion lang po ng picture ang ipakita. Pero kung kailangan lahat, i-check po natin yan. Tapos, yan. I
i-point out po natin yung ano, pinaka-maximize po na option. So since ang na-edit na po natin ay yung heading, tapos yung heading, yung picture po ng heading natin or ng title card, tapos ito pong ano, description ng lesson plus picture, ano po magiging itsura nun sa play? So, ganito na po yung itsura po niya. Ayan po. Yung kinapipaste po natin, nasaan po? Ito, nandito. Ayan. Pipindutin po natin yung parang ano, ito po. Oh. Kasi, ano, nilagay po kasi natin sa ano, sa caption ng picture. So, ayan po yung ibig sabihin ng picture na ito. Pero, kung babalik po tayo sa edit ano natin, ayan. Kung gusto po natin i-separate ito, copy-paste, ano, kunwari, ano, another text po tayo. Ito, kita nyo po itong add button. Add lang po. Ayan. Tapos, kung ang next po natin ay picture, image po yung kiklik natin. Since text po yung kailangan natin para makita agad ang bata, text po yung pipindutin natin para ayan po yung lalabas. Tapos, ilagay lang po natin yung words natin po doon at i-preview po natin. Yan. So, ganyan na po yung itsura. So, ito na po yung description. Since hindi ko naman po binura yung caption ng picture, pipindutin ko lang po ito, tapos lalabas po yung ano, yung words po para sa picture, or yung caption po para po sa picture. Kung hindi po natin nagustuhan yung ano, yung format o yung template, pupunta lang po tayo sa design. Ayan. Tapos pagpunta sa design, may styles po. Ayan, styles. Ayan. So, check po natin yung pwede natin gamitin dito. Ayan, kuwari, ito. Ayan, magiging ganyan po yung itsura. Tapos, kung ano, gusto niyo pa po ng ibang option, may next design set. Ito, next design set. Medyo naglo-load. Ayan, ito maganda po ito. Maganda yung background, may ano, para may design. Tapos magbabago din po yung font. Kung gusto niyo naman po parang may label, ayan, pwede dito. Oh, sandali lang, sir, ah. Nagahang. Opo, okay lang po. Saan yan? Ayan. Sa page? Sa styles po. Ito po. Ito, design. Diba ito po yung storyline natin? Kung gusto po natin baguhin yung design, pindutin po yung design, tapos styles. Design. Ayan. Styles. Tapos, ito na po yung mga, ano, pwede natin pagpilihan. Ano na po yan? Nasa styles po. Ito po. Ayan, design. Ito po. Okay. So, pwede natin i-preview kung ano yung magiging itsura ng presentation natin. Yan. So, ganyan na po yung ating, kasi pinili natin. Yan ang pinili natin. So, kung gusto po natin, ano, makita po yung layout ng horizontal, yung nag-i-scroll horizontally, so, ganyan na po yung tsura. Yan, magiging malaki. Tapos, punta tayo sa next picture po natin. Ayan. So, since ang picture natin ay may caption, pipindutin lang natin itong ano, caption dito. Yan. Saan so, lalabas yung caption. Saan sa maging ganyan? Ano po? Ano pinindot para maging ganyan? Kasi po, di ba nilagyan po natin sa storyline natin yung ano, yung caption po para po sa picture na to.
Tapos sa presentation, may parang gray tab po dito sa ilalim ng picture. Ipipindutin lang po yan ng bata para po lalabas po yung caption po para sa picture. Okay, ah, yeah. Apo. Tapos, since sineparate po natin yung text po para po, kunwari, topic description, eto po, nandito na po, ayan. Nasa gilid po yung makikita po mismo sa description. Ayan. So, pag ina-next natin, ayan po. Ayan. So, kunwari, activity 1. Ayan po. Kasi, parang hindi kompleto yung text. Yung ina-next lang po natin para yung buong text po mabasa. Tapos ito po, kunwari, tingnan nyo po itong strawberry pancake. Ito po, mga pictures na po ito, nasa template na po, kunwari. Tapos kunwari, ginawa natin. So, ganito maging itsura. Since nilagyan po natin ng caption, ang picture na to, ipipindutin lang po natin itong gray tab sa ilalim ng picture para makita po yung caption. Now, para po mag-give emphasis or magbigay po ng emphasis sa picture, pwede po natin i-click yung mismong picture para po makita yung mismong picture. Ayan po. Na hindi na wala po sa na hindi po presentation style. Para mga picture lang. Kung gusto po tayo, kung gusto natin bumalik, back lang po dito. Ayan. So, nasa presentation ka na po ulit. Ayan po. So, kumari, tignan niyo po itong picture na ito. Ayan. So, ito yung sushi, no? So, ayan, no? May mga parts ng sushi. Masarap. Ayan. Then, tas next lang pong picture. Kung babalik po tayo sa presentation, ayan. Ayan po yung presentation. Ayan. Tas edit lang po. Ayan. Edit. Ayan. Kung tapos na po tayo sa design ng ating sway, babalik lang po tayo sa storyline para magdagdag pa po ng contents. Ayan. So, tignan nyo po ito. Since ito ay title card, ito po yung may kita natin sa unahan ng sway presentation natin, ito po ay nakagroup automatically. So, kung ito po ay nakapaloob po dito po sa gray box, ibig sabihin po, para po siyang outline. Ito po yung kunwari, yung first part ng yung presentation, ito lang po lahat. Dito ka pa mag-a-add. Pero kung gusto niyo lang po na separate session, pupunta na po kayo sa next. Ayan. So, pwede niyo po ito tanggalin since ito po yung nasa template na tanggalin. Ayan, yung next na gray box, ito po yung, ayan, ayan na po yung kasama. Pwede, group automatic. So, pwede na po tayo magdagdag ng text, image, or stock ng pictures. Okay po ba? Yan po. Yan, mayroon po tayong, tignan po natin yung mga chat. Ay, wala naman po. So, pwede na po ba akong mag-proceed? Pwede po ba makakita ng raise your hand icon? Ito po yung ganito. Sir, wala kang sample na ganyan? Ay, meron po. Patingin. Ah, sure. Okay. Ayan, kung tapos na po tayo mag-edit, ayan, kung tapos na po tayo mag-edit, babalik po tayo dito, ayan, sa tatlong tuldok, at punta po tayo dito sa My Sways. Ayan. So, ayan. Medyo may sinimulan na po ako. So, ang i-click ko po ito, example, ito po. Since sa grade 10 po, ang second lesson ay about volcanoes, so nakagawa na po ako. Ayan. Ngayon, ipi-play ko po.
Yan. So, ayan po yung example po. Since naka-scroll horizontally po siya, ganyan na po yung itsura niya. So, nilagyan ko po ng MELC sa unahan po or yung objective po. Tapos yung first picture ko may caption. So, tingnan nyo yung caption. Nasa ilalim po yung first part po ng caption. Pwede pong pindutin yan para maging buo. Ayan. Tapos, kung i-video nyo po galing, gamit ang Screencastify o screen customatic or sa cellphone ninyo yung ADV, ayan, babasahin nyo lang po yung mga caption. Ayan. Tapos kung ano po yung mga additional information nyo pa po. Para po sa next picture, ayan, ayan, bago po ako mag-next, kung gusto po natin magbigay ng emphasis sa picture, pipindutin lang po natin mismo yung picture, ayan po. So ayan po yung ano, pwede ka mag-discuss kung ano yung mga picture na ano yung mga entities ng picture na ito. Ganyan. Tapos po, maganda po niyan, yung sources po ng picture, ito po nasa ilalim, www.flickr.com. Yan po. Kung gusto po natin bumalik sa ating Sway presentation, X lang po natin yan. So, babalik na po tayo. Ito po yung next picture, ayan po. So, pindutin lang po natin yung caption. Yan. In this unit, you will learn about formation and distribution of landforms such as volcanoes and mountain ranges, which resulted, yan, so on so forth po. Tapos ang next picture po ganito. Yan. Ay, since, yan. Meron pa po kasing picture dito, so pwede po yan. Tapos next ko na po, sa lesson proper, which is earthquake. Yan po. Yan. Tapos ito po yung description po para po sa title po ng earthquake. Earthquake and volcanic eruption or gusto po natin ng buo. Diba? Ayan. Geological events that occur mostly. Ayan. Tapos nandyan po mga pool of pictures. Kung gusto po natin bigyan ng emphasis kasi medyo maliit, ganyan lang po. Pipindutin po natin yung mismong picture para po mapakita po yung details po ng mga pictures. Kung gusto po natin bumalik, ayan. Ay, wala. Ayan po, X lang po natin. Ayan. So, ayan po. Diyan na po natin, ito na po yung lesson proper. So, yung nilagay ko po yung definition ng earthquake, tapos definition ng seismic waves, tapos konting description po. Actually, tinaype ko po ito galing sa libro. So, ine-next ko po. So, since po may picture, ang earthquake ay may kinalaman yung focus at epicenter. Ayan. Kinlik ko lang po yung picture, tapos pwede po natin i-discuss yung epicenter at yung focus. Okay, ayan. Maglagay po tayo ng mga picture na medyo may label po para hindi po tayo mahirapan or hindi po natin makalimutan. So bukod po dyan, kapag bumalik po tayo sa presentation, ayan, itype po natin yung definition ng focus. Example, focus is the point within the earth where an earthquake rupture starts. Epicenter is a geographic point at the surface directly above 670 km below seas, below the surface. So, konting explanation po para po sa dalawa. Now, yung iba... Sir Mau. Yes po. Imbis na picture, pwede rin pong video? Ay, yes po. Pakita ko po sa inyo later. May example po ako. May mga pictures po na yung mga picture na may mga labels na, parang ano bang tawag doon sa mga yon? Tulad po nito, yung magnitude versus intensity. Ano bang tawag dyan sa mga yan? Parang infograph ba yan, sir? Yan, tama sir, mga infograph. So, pwede po natin, pwede po tayo mag-save ng mga infographics or infograph para po makatulong po sa mga lesson natin. Example, yung difference between magnitude and intensity. So, tapos, ano lang po natin, supplyan na lang po natin ng mga explanation po. Next po.
Sir, I have a question, sir. Kasi yes, feeling ko yung sway, yung ganyan pong pattern niya, parang maganda siyang pang lesson playlist if in case of students. Yes, sir. Possible ba, sir, na pwede dang mag-attach? Kanyari, sir, gumawa ng parang, di ba parang at the end ng playlist nila, merong mga parang parang check-up quiz, di ba? Pwede bang mag-attach doon? Kanyari, may ginawa ka sa forms. Pwede din bang i-attach din po yan sa sway? Yun po yung kagandahan ng sway. Kasi po, pwede po tayo mag-attach ng links. Okay. Yung link po nung ano natin, no? Opo. Di ba po yung forms po, pwede po natin kunin yung link ng form. So, kapag, ano, kapag i-edit po natin yung sway, ilalagay lang po natin sa last part ng, example, last part ng statement na to, lalagay po natin yung link. Pwede po. Okay po. Sige, sorry. Thank you. No problem, sir. Ay, bakit ako bumapa? Ayan. Ito po. So, ayan. Tapos, ayan, example po. Ito pong Ring of Fire. Medyo putol po dito sa ating presentation. Pero pwede natin pindutin yung, ano, yung picture para maging buo. Tapos, supplyan na lang po natin ang explanation. Ayan po yung Ring of Fire. Tapos, yung sources po ng picture nandito na po sa ilalim. Babalik po tayo sa presentation. Ayan po. X lang po tayo. So, example yung Fukushima disaster. So, since picture po yung sinupply ko po dyan, pindutin po natin yung tab para makita yung, ano, yung caption. Since po yung caption ko po ay nilagyan ko po ng link, eto po, nilagyan ko po ng link sa isang website, pwede po natin pindutin yung link. Tapos, okay lang po ito, lalabas po tayo sa Sway, tapos maglo-load po tayo sa link po na ano, nakalagay po, ayan po. So, since Fukushima disaster, ayan, dito po sa, ano, sa link, sa website na to, ano, pinaliwanag kung ano po yung Fukushima disaster. Ayan. Kung gusto po natin bumalik, balik lang po titin sa Earth Science tab. Now, ang next pong slide, ayan po, nilagyan ko na po ng YouTube video. Yan. So, sa paano po mag-insert ng YouTube? So, punta po tayo sa edit. Yan. So, punta lang po tayo dito sa place kung saan nakalagay po yung YouTube natin. Ayan. So, insert lang po. Insert. Tapos, pupunta tayo sa suggested. I-down lang po natin at pupunta tayo sa YouTube. Yan. So, since ayan po yung YouTube, dito po ano, dito po tayo mag-search kung ano po yung video na gustong na dapat natin ilagay. Example, since gumawa po ako ng video ano ng video po about earthquake, i-search ko lang po yung ginawa ko po sa YouTube. Mau Adventures Earthquake. Ayan po, ito po yung ginawa kong video. So, ang gagawin lang po na, i-drag lang po natin yung video dito sa place kung saan pwede natin ilagay. Tapos ayan po, meron na po siyang ano, meron na po siyang kasama na po siya sa storyline. Kung gusto po natin medyo malaki yung place po ng video sa ating presentation, pindutin po natin itong maximize sa tabi po ng delete. Huwag po yung delete. Ito po, yung parang emphasis po. Para sa, ano yan, nakalagay po, set the emphasis on this card to intense. Yan. So, pupunta tayo sa play. Yan. Tapos, punta lang po tayo sa bandang part na may video. Yan. Yan. I-play ko po muna ito. Ayan. So, may video na po akong unang nilagay. So, YouTube din, ano, nag-play po YouTube video mismo sa Sway. Gusto niyo po, kung gusto niyo pong walang video yung sway ninyo, kunin niyo lang po yung URL ng YouTube at pwede niyo pong i-paste
sa sway presentation niyo po sa bandang description or sa write-ups niyo para maging link po siya. Tapos pag pinindot po yung link, pupunta po sa YouTube page sa specific na video. So, yeah, play lang. Tapos yeah, pwede niyo pong i-forward at pwede niyo pong yan. Kung next po, remember po insert po tayo ng YouTube video. Ito po 'yon. Medyo nakakahiya. Ayan po yung ano, yung video na in-insert po natin. Tapos, ito po yung another video na ano, ito po hindi ko po binigyan ng emphasis, kaya maliit lang po yung video. Ayan. Tapos, Sir Mau. Medyo kasi ano, foreign language po. Pwede po natin i-ano yung ano, yung subtitle po niya into may English subtitle. Tapos, another example. Medyo full po siya ng mga video. Yan. Sir Mau, na-arrange po yung storyline? Yes po. Na-arrange Kunwari, po mas, may nakalimutan ka, gusto mo yung nasa ilalim mo ipunta sa taas? Pwede ba siya na... Yes po. Okay, pupunta lang po tayo sa edit. Pupunta lang po tayo sa edit. Pagpunta po natin sa edit, example, itong YouTube na in-insert natin, gusto natin mauna. So, pindutin lang po natin yan, tapos i-drag lang po natin siya. I-drag lang, okay. Opo, i-drag lang po. Automatic po ba na nagsisave yan? Yes po. Pag nag-exit ka dyan, andyan pa rin yung ginawa mo? Yes po. Para po... Example, namatayan ka ng naloba, tapos bigla namatay yung laptop. I-on nyo lang po ulit, tapos punta lang po kayo sa sway, automatic na nandun na po yung ginawa nyo, yung latest. So, hindi na po kailangan siyang i-save as? Opo, kasi wala naman po talaga to ditong save na button. Bale, automatic na po siyang nasisave talaga. Thank you, sir. No problem, ma'am. Yan. Tapos, kung gusto, di ba, nasa preview tayo. Punta po kayo dito sa ilalim, yung may next. Pindutin niyo lang po ito, yung navigate to different section in this way para pumunta po tayo sa specific na earthquakes. Ayan. So para po siyang table of contents para po makita po yung content. So punta po tayo sa video. Yan. So, pwede po tayong, since earthquake po yung lesson ko, may mga movie, parang may movie akong gustong kahit pa paano, maging yung magbibigay ng aral sa lesson ko. So, ito yung The Impossible, kunwari. Ayan. Tapos, may description ng The Impossible dyan. Sa caption po, ayan po yung movie. Tapos, ito po yung trailer. Ayan po, pwede pong pindutin yan para po dumiretso sa YouTube. Pwede ka rin naman pong mag-include po ng mismong trailer. So, pipindutin lang po yan. In-include po kasi yan kasi something to do with tsunami. Gusto ko lang po i-share yung movie na yan. Baka kasi ang lesson yung earthquake or something.
yung nagkaroon ng tsunami sa bandang Indonesia. So, next na po natin. Ayan po, emergency survival kit. So, ito na po yung part na medyo may kinalaman po yung activity or performance task. Tapos, pwede po tayo mag-include ulit ng link. So, pindutin po natin yung link. Okay lang po ito, yung warning. Tapos, ang maganda po, yung nahanap ko pong link ay may parang mini quiz po. Ayan, take a quiz. How long? Kumari, pindutin ko. 3 days. Next. How much water does each person need per day? 1 gallon. Next. All of the above. Ayan. Parang ganyan. Tapos babalik lang po tayo sa presentation. Tapos, ito po, emergency disaster kit. Kung paano po gumawa ng, ano, ng ESK. Ayan. Ito yung mga video po sa YouTube. Tapos, ito po yung drop cover hold. Since hindi po kompleto yung picture, pindutin lang po natin yung picture para maging kompleto. X lang po natin pag babalik po tayo sa presentation. Ayan. So, tapos na po. Para po sa, ano, kunwari, pupunta ka sa ibang sway na gawa mo, punta lang po dito sa tatlong tuldok. Yan. Tapos, my sways po ulit. Tapos, babalik ka po sa iyong library. So, kanina po yung ginawa po natin ay ano, animal taxonomy. Ayan po, nandito po siya. Tapos, ito po. Ito po yung latest ko pong ginawa. Yung, ano, yung volcanoes naman. Yan. Tapos, play ko lang po ulit. Tapos, baguhin ko po yung layout. Gagawin ko pong ano, yung nag-i-scroll po horizontally. So, yun. Yan po. May mga caption po na pwede natin. Kumari, ito. Yung Pacific Ring of Fire. Ayan po yung description niya. Nakalagay po dyan. Medyo, ano na po siya, specific na po siya about volcanoes. Kasi ito po yung mga pool of pictures na pwede po natin ipakita. Anong gusto natin makita itong picture na yun, pindutin lang po natin itong picture. Ayan po. Tapos ito po. Nag-download po ako ng office lens. Office lens po. Tapos po, pinicturean ko po yung picture sa libro. Ito po. Tapos, yung description po sa libro, nilagay ko po. Ito po yung picture. Yan. Ito din po galing sa libro. Kasi po hindi ko po ma-search or ano, hindi ko po ma-type. So, pinicture ako po yung nasa libro. Yan. Since ito po ay, ano, example, in-example ko po yung Mayon Volcano Eruption. Pindutin ko lang po itong video. Gusto po natin stop lang natin yung video, punta tayo sa next. Tapos, pwede po natin i-full screen. Mm-hmm.
sabay po siya nag-play ay hindi pala pwede. Yan. Hindi pala pwede. So, may ginawa po sa volcano, medyo yung mga recent eruption po ng volcano sa Philippines nilagay ko. So, ito naman po yung sa Pinatubo. Alam ko ito yung Pinatubo. Ay, Taal pala. Ay, ito yung Taal pala. Yan. Yung recent lang, noong January. So, hindi ko na po masyadong ipe-play. Pero yung mga pictures po, ayan, lang ko po nilagay. Tapos po yung sources po. Ayan po. Tapos naglagay po ako ng personal picture po nako nung sumabog po yung Taal, nasa Kalawan ng Laguna po ako noon. So na picture po, po pwede tayo mag-insert ng ano ng personal images po natin galing po sa ating ano file. So paano po 'yon? So punta po tayo sa edit. Punta po tayo sa edit as insert. Tapos punta sa suggested po, sa ilalim po may device. Sa may device, dun po tayo pipili ng file na gusto po natin kunan. Ayan po. Balik na po tayo. So since nasa last part na ako ng ano. Ay. Baguhin ko po ulit yung default, ayan, change layout pa rin. Ayan. Bukod po sa ano, Taal, ito po, medyo, ano, na-experience ko rin po yung Pinatubo. Kasi di ba alam nyo naman po yung Pinatubo, matindi po yung kanyang, ano, matindi po yung kanyang eruption. So yung experiences ko po, nilagay ko po dyan. Ayan, medyo puro mukha experiences ko sa Pinatubo. Tapos kwento-kwento, keme. Tapos eto po, pupunta na po tayo sa Pinatubo lesson. So, ayan. Pintot po tayo ng isang YouTube. Ito, ay, hindi ko po gusto yung video. Pwede po yung ito, yan. Pwede po tayo mag-insert ng mga video. Ayan. Tapos, konting description. Ayan po. So, doon na po na tayo natapos. Sa, ano, huwag po natin kalimutan lagi yung sources po. Example, yung mga text po, kinuha ko po mismo sa libro po ng natin, sa grade 10. So, nilagay ko lang po yung sources. Ayan po. Tapos, babalik po tayo sa my survey. At po, makita po yung ating library na ginawa po natin. Ayun. Ayun! May tanong po ba tayo, mga sir at ma'am? Lahat, naka-unmute ba kayong lahat? Ito na po. Ah, okay naman, sir. Napamangha kami. So, ang tip ko po sa inyo, maganda po yung sway kapag asynchronous learning. Paano po natin nasabi yun? Kasi kung sa cellphone po tayo mag-record, ito po yung presentation sa background niyo. So, halimbawa, paano po ulit? Punta tayo dito. Yung gamit ko po sa asynchronous, kasi, di ba, yung first session po natin, ay, bakit ako nag-insert? Sa first session po natin, di ba po, tinuruan ko po kayo about sa ADV. So, in making my ADV, ang gamit ko po, Sway.
Yan, ito ay example to. Yan. Wait. Yan. Tapos po, ano po, pansin niyo po sa ano sa YouTube video po na nagawa ko, may mga GIF po or GIF po ako na ano i-insert. So habang nagsasalita po, pwede po kayo maglagay ng mga GIF. So ano pong application po ito? So itatype ko po sa ating group yung My Movies po para po sa ano, para po sa mga Android users. At yung kahit po sa movie editor ko po yung ano yung My Movie po. Bali po, pwede pong mag-insert po ng GIF. Para po habang nagsasalita, may mga lumalabas po ng mga ayan. Hindi po ako dyan. Medyo, ano lang po yan, sample video po. Sorry po. Ganda. So, sa paggawa ko rin po ng video pong ito, na-insert ko po yung Kahoot. So, di ba po naturo po sa atin kung paano paggamit ng Kahoot? So, gawa lang po tayo ng ano, gawa lang po tayo ng account po para sa example po ito. Simulan ko lang po ito para map- May feedback po. Hello. May feedback po. Maingay. Ayan. Pa-unmute po muna. Ayan. Kasi ayan. Ayan po, isimula po ng video ko. Ano eh. Dati nag-email yun. May feedback siya. Yan, hindi po sa akin galing yung yung feedback. Sir, mawinamit mo dyan sa TV na tinuro mo? Ano po?
Yung ADV na ginamit na tinuro mo last time, yan yon. Opo, ito po yon. So yung, bali yung 5 minutes? Yes po. Bali po, habang pinapresent ko po yung sway, ano, naka-open na po sa akin yung Kahoot. Tapos, ayun po, kasama na pong nagpe-play. Para po, parang recap or parang parang pre-test po para sa before po sa lesson. So maganda pala ADB sa ganyan, yung maiksian lang. Opo, pero ang nagawa ko po sa ADB po ay 27 minutes, ito po, sa buong lesson po ng earthquake. Kasama na po itong Kahoot. Ayan lang po. Ayan po. So, balik lang po tayo sa mga sway po natin at ayan na po yung library ng ating mga nagawa. Tapos, X na po natin. Ayan. So, bago po ako pumunta sa Ting Link, meron po kayo, meron ba kayong question at reaction, suggestion, addition, additional information? Yan, pwede pong i-chat. Parang sa Cebuana. Yan po. Yung hindi dito sa Mipalente, sa may bandang dalawa kasi Cebuana dyan. Sa bandang doon sa may Unalang Pungtaw. Tapos po, since, bago po ako mag-entertain ng question po, kung tayo po ay magsisynchronous learning, make sure po yung ipapakita po nating sway presentation or PowerPoint presentation po ay naka-ready na po. Kunwari, kung may announcement po tayo or procedure na gustong sabihin sa mga estudyante, naka-ready na po yung sway. So every time na may synchronous tayong session sa mga students, mahalaga pong naka-ready na po yung mga sasabihin natin sa presentation. Para hindi po natin palibutan. Para po siyang yung parang idiot board ba yun or teleprompter. Ganun po. Yan. So may tanong pa po ba? Yan. So since nakagawa na po tayo ng sway, babalik po tayo sa mga app, sa office app switcher. Yan po. So, sa ating Office 365, nandiyan na po yung sway. Ayan po. Ayan po yung sway. Tapos i-all apps po natin para makita po natin yung lahat ng application na meron tayo sa Office 365. Ang dami po actually. Ayan. Tapos kung wala po yung hinahanap natin yung Ting Link, punta tayo sa all apps. Ayan. Tapos ito po, ayan o. Ito po yung icon sa Ting Link. Nakuha niyo po ba? Okay, sir. Yan. So, pindutin ko lang po yung Ting Link. Tapos ipakita ko lang po yung sample po kung ano pong meron sa Ting Link. Login lang po tayo. Hi, boss. Gamit ang Microsoft Office. Yeah. Tapos ito po.
Kagawa na po ako ng thing link po. Ayan po. Ayan. So, sure, ano, galing po sa akin yung image po na ito. Tapos, tingnan nyo po, may mga icon po ako nailagay dito. So, ano po, kasi gusto ko po yung, ano, yung introduction po ng teacher nandito po. Tapos, pwede ko na po ilagay yung iba't ibang lesson po. So, tingnan nyo po ito. Pindutin ko po ito. Ayan. Ayan. Ayan po. So, ni-record ko po yung boses ko habang ano, habang tinype pag ano, pinakita po itong picture. Tapos pindutin po itong immersive reader para po sa mga example, mga special cases po natin ng mga students. So, pwede pong, ayan, pindutin. Tapos, ang maganda po dyan, ang mga nakalagay dyan, ano, may magbabasa, tapos ganyan po yung magiging format. O, exit na po natin. Tapos, ito. Tapos, profile ko kunwari. Tapos, ito po yung mga pool ng mga pictures. Nahihiyan na po ako. Ayan po. Tapos, ito po yung, ano ba to? Ayan. Tapos, nilagay ko po yung, ano, Microsoft Office 365 email address ko po para sa contact details po ng estudyante. Tapos kung gusto niyo po, Facebook account. Ayan. Oh, nako, ayoko na. Ayan. Kumbari, Instagram. Tapos, naglagay po ako ng link po ng aking profile para po makita po. Pipindutin lang po ng mga bata itong link. Tapos, YouTube. Ayan. Tapos, kumbari, favorite YouTube video ko to. Ayan. Pag pinindot po ito, lalabas po yung video mismo galing sa YouTube. Tapos, may 1 and 2. So, ang 1, ito po yung ginawa ko pong scope and sequence po para po sa first quarter po ng lesson. So, pipindot, tinan nyo po, nilagay ko po yung link ng Sway. So, pindutin lang po natin yan. Tapos, lalabas po yung Sway. Ayan. Tapos, ipi-play lang po ng mga bata. Ayan na po yung scope and sequence ng mga lesson po natin. Tapos, turuan lang po natin yung mga bata gumamit ng Sway para ma-appreciate po nila yung ano, yung presentation. Ayan po. Ayan po yung lesson. Nice, may playlist na si Sir. So, ayan po yung mga dapat gawin ng mga bata. Kompleto, yung ganda. Eh, thank you po. Tapos ito po yung second. Yung second naman po yung most essential competencies. So, i-include po natin. Tapos play lang po ulit. Ayan po. Tapos ayan, sa week 1. Ayan po yung, ito po yung MELCs, tapos ito po yung topics. Week 2. Week 3. Week 4, para po magkaroon na rin po tayo ng guide. Week 5. Week 6. Week 7. Week 8. Tapos babalik lang po tayo sa thing link ulit. Ayan. So, ano po tayo? Punta po tayo sa i-edit, create po tayo ng bagong thing link po. So, punta lang po tayo dito sa create po. Ayan. Pagpindot po natin ng create, may upload image, may upload video, upload 360,
degrees or VR image. So kung ang image po natin na download ay yung naiikot po 360, example po ito. Pwede po tayong gumamit ng template po dito po. Ayan, so example, ayan po. Kapag pinlay po natin 'yan, medyo ayan, loading. Ayan po. Pwede po tayong mag-insert ng icons po habang nagpe-play yung video. So example, ito pag pinindot mo ito, titigil yung video tapos ano, ayan, ito yung mapa. Kunwari ng Finland, Keme, ayan. Tapos kung ito po, ayan, Saimaa Lake, o yun. So, kung may video tayo, kunwari na na-upload from YouTube, example, Mount Pinatubo na video, tapos yung format ng video ay parang wala siyang audio, I mean wala narration, video lang, pwede natin gamitin dito sa ping link. Tapos i-embed natin yung mga icons. So tingnan niyo po, habang nagpe-play, nag-iiba po yung icons. So ito, may YouTube po. So dediretso po sa YouTube video. Ayan po, para lumabas po yung... So, nasa ano po ito? Nasa templates na rin po, tulad ng Sway. Yan po. Magandang playlist din po ito kasi nandito na po lahat yung link ng forms, link ng Sway, link ng mga documents na pwede nating ilagay. So, ganun po. Tapos ito, pwede tayong mag-include ng picture. Yung picture po natin, pool of pictures, ayan po, ayan. Yan. Ang kagandahan din po sa ThingLink, once na natapos ko yung gumawa, automatically, nasisave po siya. Pero dapat, ilagay nyo po done. Yan. So, punta tayo sa first. Yan. Pakita ko po ulit yung, interactive 360 degrees image. So, punta tayo dito. Para maging dramatic yung playlist lang natin or something. Tapos lahat ng YouTube video natin, ilagay natin lahat dyan. Gawa natin ng icon. Parang interactive picture. Ayan. So, ina-navigate po natin yung picture 360. So, hahanapin ng mga bata yung mga icons. Ayan. Kumari, since ang lesson, pwede po natin gamitin ito kung lesson natin ay mountain or earth science. Tapos, ayan po. Nandyan po. Ayan. Kumari, kung anong lugar yan. Ayan. Pwede po tayo mag-insert ng map. Tapos, kita nyo po ito. Ayan. Nakikita nyo po. Sorry. Since 360, ayun po yung map po ng picture na pwede po natin ma-explore. So, ito po yung description ng Giant Causeway. Ayan po. Tapos, ito po yung sources. Ayan po. Tapos, pwede rin naman plain picture. So, ayan. So, create na po tayo. Mag-create po tayo. Tapos, mag-upload lang po tayo ng picture. So, mare. Ang galing. Picture natin ay ito po. Ay. Wala ata akong ready na picture. Ay, ito. Ito. Wari lang naman po. Example picture lang po. Medyo ayan. So, nagda-download po yung picture po na na-save po. Kumari, ayan po, yung magnitude versus intensity kasi ayan lang po yung na-download ko sa laptop nung ito. Tapos ngayon, nakikita nyo po dito, right side, left side. Ito po. Left side. Left side. So, add tag. Yan. Add tag. Okay. Ngayon po, may mili po tayo kung ano i-add natin. Kita nyo po yung plus icon sa picture. Ayun na po yung Ayun na po yung tag natin. So, may mili lang tayo dito sa left side kung ang ilalagay natin ay text and media, label, kung gusto natin label, add content from website or create tour. Ayan po. So, punta tayo sa add text. So, sa add text, kunwari, ang title ay introduction. Tapos,
Kumari, ang description po ay yung, ano, di ba nag-copy-paste tayo kanina sa Wikipedia? So, ano lang natin yan, i-copy-paste natin kunwari. Tapos, nagdagdag din ako ng URL. So, cut natin ito, ilalagay natin sa, may lugar po kasi para po sa URL. Itong button, URL. Para, ano, may button po kunwari. Ayan po, kunwari. Ayan po, yung wikipedia.org, yung en.wikipedia.org. So, mag-ano po tayo, magdadagdag po tayo ng image po. So, image or video po, dagdag lang po. Ang kinaibahan lang po ng sway sa ThingLink, yung ThingLink dapat po may mga nakaredy kang ano, may nakaredy kang image. Hindi ka pwedeng mag-search ng image. So, kunwari, itong picture yung pinili ko. Yan. So, nagda-download po yung image. Internet, makisama ka, please. The file should be in JPEG. Ayan. Inabisuhan ako na masyadong malaki yung file. So, pili ako lang ito. Makisama ka po, internet. Ayan. So, ayan po, lumabas po yung buong picture. Tapos po, kung gusto po natin mag-add ng audio, ayan po, upload audio. Ay, hindi. Upload, ayan. Pwede, kung meron na pong kung gusto po natin mag-record, allow po, yung pindutin lang po natin microphone button, tas allow. Ayan, nag-record na po tayo. In biology, taxonomy, meaning, arrangement, and nomia, meaning method, is the science of naming, defining, and classifying groups of biological organisms on the basis of shared characteristics. Tapos, pagkatapos po, pindot po, tapos na. Yung microphone ulit, tapos ina-upload na po yung, yung voice, narration. So, kapag nag-upload na, hintayin lang po natin. Ayan, nakalagay po. Ayan po. Ayan po. Kung pangit po yung ating naging audio, remove audio lang po ulit, tapos palit, mag-record po ulit tayo. So, may built-in recorder na po ito. Tapos, ito po, sa taas po, may change icon. So, pindutin lang po natin to, yung next. Tapos, may mili po tayo kung anong gusto nating icon. So, kunwari, heart. Gusto ko heart. Tapos, mayroon pong option ito, red heart. Ganyan. So, yung icon mo para dito ay heart. Yan. Tapos, done. Ayan. So, ngayon, yung icon natin, pwede natin ilagay kahit saan sa lugar ng picture. So, kunwari, dito. Kunwari, ito ay nag-define ng word na magnitude. So, pipindutin na ng bata yan. So, lalabas na. Yan. So, ayan. Meron na po tayong isang icon. Ayun. Kung gusto po natin magdagdag ng YouTube video, add text mid and media, tapos, hindi pala video. Ito, kita niyo po itong button URL. Kailangan po natin mag-search sa YouTube. So, punta tayo sa YouTube dito. YouTube. Tapos kunwari, magnitude versus intensity. Ay, wala ko natatype. Ano ba yan? YouTube. Ano ba to? Magnitude versus intensity.
Yan. So, kunwari, ito yung nagustuhan nating video. Yan. Play lang po natin para magkaroon tayo ng konting video. Yan. So, kunwari, ay, ang ganda naman ng video na ito, no? So, copy lang po natin yung URL. Copy. Babalik tayo sa thing link. Tapos, ilalagay lang natin sa button URL. So, ayan na po yung icon sa YouTube. So, pwede po natin ilagay dito, magnitude versus intensity video. Tapos, lagay po kunwari yung description. Ay, wala na yung description na nakapipaste ko. So, kunwari yun yung description. Tapos, change the icon. Since YouTube yan, may YouTube icon dito. Ito. Tapos, pili lang tayo yan. Tapos, done. Tapos, ito lang po yung YouTube video. Lalagay lang po natin sa word ng magnitude versus intensity. Tapos, kapag tignan natin, ayan na. Tapos, tumunta na tayo sa YouTube video mismo kasi nakalink na. Yan. So, tapos, kung tayo ay tapos na, done na lang po. Ito, done. Ibig sabihin, tapos na po yung ating thing link at para ma-save. So, done. Tapos, makikita po sa makikita po sa library nyo po, kapag pinindot po ito, thing link. Ayan po. Nandito ka. Oh, galing. Opo. Yeah. Tapos kung gusto po natin i-edit, edit lang po ulit, pindutin po natin. Ayan po. Kita nyo po ito, may share button, tapos may edit, ito at settings. So pindutin po natin yung settings para malagyan po ng title. Example, magnitude versus intensity. Ayan po. Tapos, may organization lang po yung madalas pong kiniklik dyan. Tapos, save. Mm-hmm. Ayan na po. By Maurice. Tapos, share po. Pwede po mag-share. Tapos, ito na po yung link. Yung embed code. Share link. Tapos, pindutin po natin itong link. Ay, copy po natin yung link. Tapos, pupunta tayo sa themes natin. Ay, ano nangyari? Wait lang po. Ayan. Tapos, ilalagay ko lang po dito yung class, klase or grade 10. Tignan nyo yung isa-send kong link, ha? So, ayan yung thing link. Tapos, puntahan ninyo. Boom. Sir, yung thing link saan na? Sa office? Hindi. Bagong ano yan? Nandyan na po sa office. Pero, ipipindutin nyo lang po yung more apps. Hindi ko kasi makita eh. Hindi ko makita. Ay, ganun po ba? Sige hindi po. Hindi ko mahanap. Feeling ko, sir, kung kunyari, di ba gumawa ka ng ganyan po, di ba may link siya usually? Di ba dun sa tab, kunyari sa general po, sa tab, pwedeng dun na lang i-paste, parang naka-isang tab siya, tapos i-attach na lang yung thing link na naginawa po, para at least takaano na dun sa Teams, if in case. Para po, revisit na lang nung mga students. Oo nga po. Kasi po sir, medyo hindi ko pa na-explore yung Teams. Opo. Ayan. Tapos sir, tanong ko sir, para kasi nakita ko, di ba kasi sir, pwede kayong may number na 1, 2, 3. Di ba? Pwede yung ganung option, di ba? Kasi mamimili ka ng icons. Opo. Feeling ko sir, hindi ko lang alam kung agree po yung lahat. Kasi feeling ko parang, di ba siyempre, kung ang dami nating ibibigay na links and such, like yung mga sway, parang ang feeling ko
overwhelming sa teams natin. Would you recommend, sir, kunyari, let's say, sir, lahat ng sways, lahat ng PowerPoint, lahat ng videos, naka-prepare na. Tapos parang, you're going through this thing late. Yeah. Tapos, kunyari, per lesson, o kaya naman, per week, tapos naka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos parang, ang instructions sa students na parang playlist nila yon kung anong gusto nilang mauna, yung 1 ba, yung 2 ba. So parang ito yung mga to-do list nila for that particular topic or week. Ay, precisely, sir. Yan ang maganda, sir. Ang ano po, parang kasi may icon doon na 1, 2, 3. So kung pipindutin nila yung 1, nandun na po lahat yung ano. Para as ang i-recommend ko, isang lesson, isang thing linked na ano na image. Mm-mm. Para sir lahat na nung nandun, no, para consolidated na yung ano nila doon. Yes sir, nandun na po yung forms, nandun na po yung sway, nandun na po yung mga lesson po, kasi yung mga YouTube videos na i-reference nila. So ipapakita ko naman po sa inyo kung paano maglagay po ng link sa po, ng link po galing sa forms papunta po sa thing link or sa sway. So mag-open po tayo ng forms, tapos po may na-prepare na po ako dito, kunwari ito, exit card, science 10, earth science distribution of geologic features. So yan po, so nilagyan ko lang po ng surname. Sir Mau, yes. Sandali po. Sir, di ba nag-open tayo ng form, di ba po? Yes po. Tapos sir, ano yung next po na in-open natin? Ano po? After nung na-open yung form. Ano po, pupunta po kayo sa specific na form po na ginawa po natin. So ito po yung specific na form na ginawa natin. So surname, first name, middle initial, grade section, tapos ito po yung mga picture, ito po yung mga tanong po, no? Ayan po. Now, tignan po natin ito, yung nakalagay share. Yung share. Pindutin po natin yung share. Tapos po, copy the link. Ito po. Ayan. Copy the link. Po. Tapos pupunta tayo sa thing link. Ayan. Tapos po, since ito yung magnitude versus intensity, kunwari yan po yung para dyan yung edit lang po natin ulit. Ayan po, add tag, add text and media, change po yung icon natin. Kunwari para po sa mga test, pwede natin gawing icon ay ito, question mark. Tapos pili tayo ng kulay, ayan, yellow. Tapos since link po ito, ilalagay po natin sa button URL. Ayan po. Ayan, nakalagay po forms.office.com. Tapos ilalagay po natin yung title na quiz. Ay, hindi. Exit card. Exit card. Tapos, earthquake. Kunwari. Earthquake. Done na po tayo. Done. Tapos, ito, lagay natin, kunwari, dito. Yan, sa focus, kunwari. Yan. Tapos, pag pinindot ng bata, ayan po ilalabas. Tapos, pindutin lang po yung forms.office.com, pupunta na po sa sasagutan. Pero, since ikaw yung gumawa, ganyan po yung, ayan, tama, ito yung sasagutan. Ayan, tama. Ang magsasabit. Ayan, nasasabit ko na, katapos ng answer. Ganun po. Tapos kung sa sway naman po natin ilalagay, so pili lang po tayo ng sway. Kumbari, since earthquake po yun, yan po. Punta lang po tayo dito sa storyline. Yan po. Po. Ilalagay ko po sa bandang unahan po ng sources. Ito po yung link. Ayan po. Tapos po, play po natin.
Ayan po. Tapos, ay, nangyari, ay, yun. Sorry ha, na ano lang po, na open na. Sino ba? Yun. Sorry. Ayan po. Play lang po natin. Ay, sorry, hindi ito. Ano ba? Ay, ito. Tapos, pindutin nyo lang, kita nyo po ito. Itong parang ano, table of navigation. Ay, hindi ko pala na section-section. So, i-down-down ko lang po. Kasi po, ano po, parang iba po yung layout. Ang layout po natin, kaya po may downs, ano, ito pong default. Kapag default, may scroll po dito, may vertical, ano, scroll vertically po dito, ayan. Para ganyan po yung manner po ng sway. Tapos, yung forms po, ayan po. I-click lang po yung forms, tapos okay. Ayan, pwede na po magsagot yung mga bata. Yun po. Tapos, sa Teams, yan. Oh, ano ha, huwag nyo kalimutan, sagutan yan. Yan po, ganyan. Tapos, yung sinabi ni Sir na may, ano, parang playlist sa Teams. Feeling ko, Sir, parang ano lang to, hindi ko lang, recommendation lang po siguro, or suggestion, if in case. Pero, yes. Sir, mga exit card, pwede natin siyang isama sa ThingLink, if in case, para lahat na nung mga parang pre-assessment, yung mga hindi naman not necessarily graded natin, nandyan na sila lahat. Pero kung talagang, and then kung yung mga, let's say yung check-up quiz talaga, sir, na parang we want to record, yung po yung katotoo po nung ginawa natin, yung i-assign natin siya as quiz talaga na may deadline. Tama na ganun, po. Para may, parang ano po ba, parang identified ng students, ano yung learning materials niya, then alin talaga yung required niya na i-comply, parang ganun po. Yun ang naisip ko po. Tama, sir. Ano po, yung mga nakagay po na forms sa ThingLink, yun po yung mga formative assessment at yung iba pong seat works. Yung seat works, formative assessment, yung mga written works po. Pero yung summative test, yun po yung parang may specific time lang po na kailangan nilang i-take. So, ganun po, sir. Para po, naka-isang file lang po. Kumari, isang picture lang po siya. Kumari, volcano. All about volcano or earth science. Lahat yung picture po ng earth. Tapos, nandun po lahat yung mga icons na kailangan po ng mga bata na sunod-sunod. Actually, sir, yung what you taught to us today, ito yung parang yung sinasabi ni Miss Jess na hyperdocs niya. Parang ganun. Kaya lang kasi parang sa kanya naka-word, parang naka-file yun, tapos naka-specific lang. Pero I think magandang option din po itong ThingLink. You know? Opo, so, medyo creative po na konti. Kasi yung kita sa ThingLink, si ThingLink. Ano po nasaan yan, ma'am? Nasaan ba sa apps? Apps siya, ma'am. Other apps, tapos nasa all apps. Paturo naman yan sa ano. Ganito po, ma'am Nori. Kung hindi nyo pa po makita sa all apps, mag-open po kayo ng another tab. I-type nyo po ThingLink sa Google. ThingLink. Tapos po, gagawa po kayo ng account na base po sa Microsoft 365 o Office 365. Hindi dito? Opo. Pag nakagawa na po kayo ng account, diretso na po 'yun mag-a-appear po sa inyong Office 365. Okay. Lahat po ng log-inan niyo po or parang nakagawa po kayo ng account na application na may kinalaman ng Microsoft Office 365. Ano po? Diretso na po. Opo. Okay. Kahit po kahit yung Kahoot po kasi Microsoft Office din po siya, 365. So pag gumawa po kayo ng account base po sa Microsoft Office, didiretso na po doon sa ating Office 365 yung Kahoot icon. Ah, okay. Pati so, po yung grid. Kahit hindi na dito anahin. Opo. Hindi na dito i-search sa ano na lang sa Google na lang. Opo. Kung sakaling hindi nyo po makita. Kasi, talaga makita eh. Opo. Ano na lang po. Gawa na lang po ng account. Opo. Okay. Or bibisita po agad something. Tapos po, di ba, aware po kayo sa TikTok.
Sino po aware sa TikTok? Di ba alam niyo naman po yung TikTok? Alam niyo po yung ba yung TikTok? Yung sound ng orasan? Po? Sabi ko ba ako? Alam niyo po yung TikTok? Ay, yes, sir. Pero mag- sa YouTube yun. Gagawa ka pa ng account mo, sir. Apo. Maiksi lang yun. Ilang minutes lang ang allowed sa TikTok? Ano po? 1 minute, 60 seconds po. Pero po, hindi po TikTok yung yung gusto ko i-share. Sa Microsoft Office 365, yun yung Flipgrid. So, wala dito. So, sa all apps po, may Flipgrid po, yung parang plus na 9? Na cross. Eh, bakit nga ba ako nagsasalita? Wait, ano pala, naka-share screen pala ako, papakita ko pala dapat. Ayan po, wait lang. Ito po yung mga application po natin. Tapos ito, all apps. Ayan yung Flipgrid. Ayun, Flipgrid. Okay. Nawala. Sana. Wala din sa akin yung link eh. Opo. Ano na lang po, i-search po kayo ng bago. Ayan, nakita ko na. Ayan po. So, kunwari, ayan. Science. Hala, ngayon din pala yung Flipgrid. Ay, hindi po, wag separate na lang po kasi masyado na tayong Oo. Opo, ayan. Kaya wag ka na muna i-discuss. Baka maano po tayo. Oo. Masaturate. Ma-overwhelm tayo. Mag-alap kami ng ng ting-link. Opo, tama. Sir Mau, okay lang ba sa'yo tomorrow? Parang i-run over mo na yung iba pang apps that you think that would be helpful to us if in case po, kung okay lang sa'yo. No problem, sir. Narali ko muna. Po. Sir, ano po, di ba ano ko na to, nire-record ko po ito. Paano po ito, Stop record, po. Sir. Dun sa sir, dun sa option mo sa, di ba sa Teams, sir, babalik ka. Apo, ito na po. Sa, dun sa ellipsis, sir, dun sa tatlong dots, may ano na po dyan, may stop record. Ah, ito. Pindutin ko lang po. Apo. Saan po dediretso yung file po nito? Dahil na kami